pinagmamalaki ng kamara at saka ng senado na inalis na daw nila yan yung mga agam-agam ng mga pension ano owners o pension holders ng ano ng SSS at GSIS. Huwag daw mag-alala. Lilagay na daw talaga sa batas. Ganun din naman ang pagkakabalita eh. Banned. Banned. Ibig sabihin, bawal na mag-invest ang SSS at GSIS dito sa Maharlika. Pero sabi ni Marcos Jr., hindi. Pwede yan. Sino? Ano ba talaga? It's either hindi niya alam, lutang siya sa panukalang batas, hindi siya updated sa mga balita, or yun talaga yung intention niya. Ha? Paano ngayon pag nalaman niyang hindi ganun ang nakalagay sa panukalang batas? Ibibito niya ba to? Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Ibibito niya ba yung batas? Hindi naman pwedeng portion lang yung ano niya, ibibito niya, tapos the rest aproban niya. Hindi ganun. Pwede yun sa budget, pero kapag ganyang batas, hindi. Take it or leave it yung batas. Yung live ko nung isang araw, yun yung kritisismo natin. Ang sabi natin, mayroon pa ring loophole. Naalala nyo yung live ko na mayroong loophole ang panukalang batas ng Senado, mga kabunyog? Di ba sinabi ko yun? Sabi ko, sa panukalang batas ng Senado, ang loophole doon, bagamat hindi inuobliga ang SSS at GSIS na mag-invest, pero kung gusto nila ay hindi sila pipigilan, pwede pa rin. Yun yung una. Pero inalis na yan eh. Inalis na yan. Ngayon, hindi ba na-update ang Pangulo ng Pilipinas na inalis na yan? Ang problema, kung yun talaga ang gusto ng presidente, tapos pag nabasa niya yung batas, kasi dadalhin na sa Malacanang yung para sa perma niya eh. Paano ngayon pag nakita niya na yung gusto niyang mangyari na yung SSS at GSIS ay mag-invest pa rin, wala dun sa batas, bawal. Baka ano, ibibito niya ba ang batas? Ibibito niya ba ang batas? Hindi niya pwedeng ibito yan. Ha, mga kabunyog, bawal ang line item veto. Ang ibig sabihin ng bawal ang line item veto, okay siya sa buong batas except yung linya na yon. Hindi pwede yon. Pwede lang yung mga line item veto pagdating sa budget. Pagdating sa national budget. Pero kapag ganitong klaseng batas, hindi. Take it or leave it ito. It's either yung buong batas ang i-yes mo, aprobahan mo, or ibibito mo yung buong batas. Pero hindi pwedeng mayroon, ito sa i-cross out mo yung ano na yon. Hindi ka sangayon doon. Hindi pwede yon. Yung line item veto, pwede lang yon sa budget. Pero kapag ganitong batas, hindi pwede yun. Ha? Yan yung ano dyan. Parang hindi alam ni Marcos Jr. yata ito ha. Ha? Ang sinasabi ni Marcos Jr., kahit na ang ano daw, ang mga pensions ng mga GSIS at SSS, hindi daw riyan papakialaman ng Maharlika. Pero kung gusto daw ng mga board of directors nang nasabing mga institutions na mag-invest sa Maharlika, wala namang daw nagbabawal sa kanila. Ano bang presidente ng Pilipinas na to? Lutang, mga kabunyog, lutang. Alam niya ba ang pinagsasabi niya? Ewan ko ba. Updated ba to sa balita? Ha? Updated ba ito sa balita, si Marcos Jr.? Kawawa naman, hindi updated to. Muli namang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pwede pa rin gamitin ang pensyon ng GSIS at SSS sa isinusulong na Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulo, walang intensyon ng gobyerno na gamitin ang pondo ng dalawang ahensya para ipahumuhunan o para ipuhunan sa Maharlika Fund. Pero desisyon pa rin daw ng GSIS at SSS kung gusto pa rin nilang mag-invest. Bagay na salungat sa probisyong isiningit ng Senado sa panukala na direktang nagbabawal sa anumang ahensya o kumpanya ng gobyerno na may kinalaman sa social insurance na mag-invest sa Maharlika Fund.
Hindi naman direktang sinagot ng GSIS kung may balak silang mag-invest sa panukalang Maharlika Investment Fund. Basta susunod lamang daw sila sa nilalaman ng ipapasang batas. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. Oh, kahit panuorin pa natin yung ibang news networks, ganun din ang sinabi. Na iba ang pagkakakuha ng presidente ng Pilipinas. President Bongbong Marcos expresses his commitment that government will not use the state pension fund for the proposed Maharlika Investment Fund. When asked about his views on the possibility of using the state pension funds as funding source for the MIF, Marcos says the government has no intention to use pension funds for the proposed sovereign wealth fund. However, the president adds that the pension funds themselves may decide to invest in the MIF. Under the Senate-approved bill, investments from the Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Health Insurance Corp, Home Development Mutual Fund, Overseas Workers Welfare Administration, and Philippine Veterans Affairs Office are banned. The Office of the House of Representatives has adopted the Senate's version of the controversial MIF bill. We have no intention of using pension fund. We will not use it as a seed fund. However, if a pension fund, which is what pension funds do, is they invest. If the pension fund decides that the Maharlika Fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. Ay, ano ba yan? Lutang talaga. Paano na to? O sige na, tanungin natin na yung mga senador at saka mga kongresista. Paano yan? Iba ang sinasabi ninyo sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Oh, ay, ang gulo. Ha? Ang gulo. Tuloy ito yung problema kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan. Magkaiba. Ha? Tanggo ang tugtog sa kamera, tsa-tsa ang tanggo ang sayaw sa kamera, tsa-tsa ang sayaw ni Marcos. Magkaibang wavelength, hindi sila magkasubo. Magkaibang frequency. Ha? Paano na to? Ha? Ewan ko talaga mga kabunyog. Matindi tong nangyayari sa bansa natin, hindi mo maintindihan, magkaiba. Ha? Huwag nating sabihin sa interpretation lang nagkakaiba. Hindi interpretation 'yan. Ha? Hindi 'yun pagkakaiba sa interpretation, mga kabunyog. Hindi po 'yun pagkakaiba sa interpretation. Lahat ng media outlets na tiningnan natin, yung kanina at saka ito, pareho. Ang sabi ni Marcos ganito, hindi hahawakan ng gobyerno ang pension. Ibig sabihin, walang interest ang gobyerno sa pension ng SSS at GSIS. However, kung gusto nilang mag-invest, walang nagbabawal sa kanila. Sinong nagsabi sa kanyang walang nagbabawal? Nakalagay nga sa batas, bawal. Tapos sasabihin niya, nothing prohibits them from investing. Ano to? Ay, sus, mga kabunyog. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Alam pa ba ni Marcos Jr. ang nangyayari sa bansa natin? Ay, mga senador, mga kongresista, i-brief nyo na ang presidente ng Pilipinas. Ay, sus. Ano ba to? Ha? Ano na bang nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog? Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka. Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.